makasaysayan ang magaganap na laban ngayong December 11 sa Coca-Cola Arena sa Dubai. Ganito kung ihahalin tulad ito ng pro-Belon president na si Richard Schaefer, dahil talagang pasabog daw ito sa mga boxing fans sa Dubai. Dahil hindi lang isa, kundi dalawa pa na mga world title fights ang masasaksihan ng mga manonood. Ibabandera sa Dubai ang galing, bangis at husay ng Pinoy sa larangan ng boxing. Dahil tatlo lahat ng mga Pinoy ang lalaban sa tinaguriang Revolution ng Bro Bellum. Mga kakwento, ang mga Pinoy ay pangungunahan ng WBO Bantamweight King na si Jeanriel Casimero, ang undefeated na ating kababayan na si Jason Mama, at ang pagbabalik ng isang boksingerong Pinoy na kung sakaling mananalo siya dito ay mapapalapit siya para sa world title fight. Kaya naman mga kakwento, bago tayo magpapatuloy, baka naman ay pwede mong gawin ito. At dito lang yan sa isang channel na kung saan maaaring ito yung mga kwentong di pa na kwento sa inyo. Mga kakwento, sa magaganap na laban, ito'y pinagtatagpo ang mga magagaling na mga boksingero na mula sa buong mundo. Kaya talagang puno ng aksyon ang matutunghayan ng bawat manonood. Mga kakwento, sa World Title Fights, tila ba laban ng lahi? Dugong Briton kontra sa dugong Pinoy. Didepensahan ni Casimero ang kanyang WBO Bantamweight belt kontra sa boksingerong Briton na si Paul Butler. At susubukan naman ni Mama na aagawin sa Briton na si Sonny Edwards ang International Boxing Federation flyweight belt. Mga kakwento, itong si Edwards ay may kargada na 16 wins, no loss at 4 knockouts, habang ating kababayan naman na si Mama ay may kargadang 16 wins, no loss, 9 knockouts. Kung ating ipaghahambing ang kanilang professional records, kitang-kita talaga na mas lamang ang ating kababayan dito kung ang ating pag-uusapan ay bilang ng mga kalabang pinatumba. Kaya naman ito ay nangangahulugan lang na mas lamang ng knockout percentage ang ating kababayan kontra sa Briton na si Edwards. Ngayon naman mga kwento ay ating kilalanin kung sino nga ba ang Pinoy na ito na magbabalik muli sa ibabaw ng ring. Siguro mga kakwento ay kilala nyo na kung sino nga ba siya. Mga kakwento, walang iba kundi si Oopsie Kim Wamos Tua, boksingero na. Hindi, biro lang, Idol Wamos, fan mo rin ako kaibigan. Ito na mga kakwento, siya ang 4-weight world champion na si Donny Ahas Nietes. Sa kasalukuyan si Nietes mga kakwento ay may kargadang 43 wins, 1 loss at 5 draws at mayroon siyang 23 knockouts, at kumakailan lang ay pumirma siya sa Pro Bellum bilang kanyang bagong promotion. Sa ngayon mga kakwento ay wala pang napipisil na makakalaban ni Nietes, at kasalukuyan ay hinahanapan pa siya ng kanyang makakalaban. Kung sakali mang magtagumpay si Nietes dito, aasahan natin yan na talagang mas maging malapit pa siya sa pagkakataon na mabibigyan siya ng laban na palapit sa isang world title fight. Mga kakwento, kabilang sa mga undercards ay walang talo na si Archie Sharp na may kargadang 21 wins, no loss at 9 knockouts, at ang former world title challenger na si Juno Carroll na may kargadang 21 wins, 2 losses, 1 draw at 5 knockouts. Mga kakwento, ito naman ang mismong pahayag ni Richard Schaefer sa panahong naging opisyal na ang Pro Bellum Revolution. The two world title fights, si Jeanriel Casimero face Paul Butler, while Sonny Edwards takes on Jason Mama, and both of those bouts are set to be guaranteed excitement, with the likes of Donny Nietes, Archie Sharp, and Juno Carroll all comparing too. Fans will be treated a night of non-stop action. We cannot wait for fight night and proud to bring this historical event to the Coca-Cola Arena in Dubai. Mga kakwento, may isang sarcastic post si Casimero sa kanyang community tab sa kanyang YouTube channel. Mga kakwento, at ito ang ating makikita. Para bang masasabi natin dito mga kakwento, na tila ba may pinariringan si Quad Alas dito sa kanyang post? Kung ating babasahin dito mga kakwento, tinabi dito na hindi tuloy sabi ng mga surot, at maraming beses na sinasabi ni Jason na hindi daw dapat makinig doon sa mga surot, dahil palagi na lang daw nagbibigay ito ng mga maling impormasyon sa kanilang mga viewers. Una daw ay sinabi nilang na-injure daw si Casimero. Pangalawa, hindi daw matutuloy ang laban ni Casimero kontra Paul Butler. Kaya naman pinayuan nila ang kanilang mga viewers na sana daw ay sila ang panunuorin kaysa sa mga surot, dahil ang mga surot daw ay nagbibigay ng mga maling impormasyon sa kanilang mga viewers. Lalong-lalo na na matutuloy talaga ang labang Casimero kontra Paul Butler, at may bagong panibagong banat na naman daw ang surot sa kanila,
dahil sinabi daw na sa weigh-in pa lang ay matatalo na si Casimero. Dahil kitang-kita daw na malaki ang kanyang tiyan, ibig sabihin na si Casimero ay mabigat at malaki pa rin ang kanyang timbangan. Ang sabi, injured daw, hindi daw tuloy. Gaganaan pa ba kayang manood doon? Puro lang mga fake news. Tapos magko-content-content pa sila na iba yung title. Ganyan. Tapos yung nasa loob, si Cuadro Alas lang. Mga kakwento, ito talaga ang number one enemy ng mga boksingero. Kung paano mo makukuha ang tamang timbangan o catchweight limit sa divisyon sa kanilang lalabanan. Mga kakwento, marami din po talaga ang mga nag-aalala kung kaya-kayang makuha ni Casimero ngayon ang tamang timbangan. Lalong-lalo na mga kakwento na hanggang sa ngayon ay hindi pa natin nakikita si Memo Heredia sa training camp ni Casimero. Hindi naman po natin na-underestimate ang kakayahan ni Stephen Lunas kung kaya ba niyang ipababa ang timbang ni Casimero. Pero hindi talaga natin maiiwasan yan na maraming mga taga-suporta ni Casimero na mag-aalala dahil gusto lang naman nila na makukuha ni Casimero ang tamang timbang para hindi siya mababawian ng belt bago siya lalaban at baka mawawalan siya ng pagkakataon na harapin ang Big 2 sa Bantamweight Division na sina Naoya Inoue at si Nonito Donaire Jr. Mga kakwento, sino nga ba ang hindi maging proud sa ating mga boksingerong Pinoy na bitbit nila ang bandila ng ating bansa para iwagayway sa buong mundo na isa ang ating lahi na dapat titingalain sa mundo ng boxing. Kung noon ay may dalawang Pinoy kontra sa dalawang taga-Cuba na naglalaban para sa world titles, sina ni General Casimero at ni Manny Pacquiao kontra kay Guillermo Rigondo at Yordanis Ugas. Naganap ito sa magkabilang araw noon. Pero ngayon sa isang pagkakataon, dalawang Pinoy kontra sa dalawang Briton ang maglalaban sa title fights. Sino kaya ang lahi na magwawagi? At sino rin ang lahi nga bit-bit ang kabiguan sa kanilang pag-uwi? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento, siyempre, mag-shoutout muna tayo sa ating mga sulid na mga kakwento dyan. Kay kakwentong Dr. Alvin Vlogs, The Best Ka Brother, shoutout, Sulid Cuadro Alas here. Kakwentong Mick Mags TV, Ang Ganda Mo Magkwento Boss, Masatisfy Talaga Ako, New Subscriber Niyo Po Ako. Maraming salamat sa iyo, Mick Mags TV. Ingat po kayo palagi. At ikaw na nanonood ngayon kakwento, maraming salamat sa oras na inilaan nyo para mapanood ang video ito. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ay paki-like na lang at baga naman pwede niyo pang ma-share. Bueno, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Paalam muna sa ngayon at hanggang sa muli!